Hi guys, welcome back again sa ating channel at meron na naman ako sa inyo ipapakita na apartment design and ideas. Let's go! At ayun na nga mga kabudget meal, at ito ay napaka bright ideas, at dito ako nakatira sa may apartment na ito, ayun doon. So ngayon guys ay ang bahay ng may-ari ay nandito sa baba, teka lang ha, dito sa may right side, ayan, dyan dumadaan yung may-ari, at dito naman, dito dumaraan yung mga nangungupahan sa taas, di ba? Napaka bright idea. Nasa baba yung kanilang bahay, and then yung pinaka second floor ay nagkakaroon pa ng income. Yan yung kailangan natin ngayon mga kabudget meal, yung meron tayong income. So kung meron kang maliit na lote ay po pwede rin pala kayong magpagawa ng apartment, dalawang unit, isa, and then ito yung pangalawa na ang upa rito ay 5,000 pieces. Ibig sabihin, kapag meron kayong dalawang unit na ganito na tag 20 square meter, ay meron na kayong income na monthly 10,000 pesos mga kabudget meal. At itong side na to, ayan, kung ikaw ay nature lover, ay pwedeng-pwede. As you can see, ang daming mga bintana. Okay, talaga yung hangin dito labas-paso, kailangan talaga ng ventilation ng bawat bahay. So yung first unit, dito kami nakatira, dito na kami nagluluto para makita niyo yung view. Ayan, nakikita niyo yung mga dahon, di ba? Talaga napakalakas ng hangin. At saka mas magandang nandito na yung ating lutuan, sampayan sa labas, lalo na kapag nagpipirito tayo, di ba? Dumidikit sa loob ng bahay yung mga manti-mantika, at ito yung pinagsasampayan namin. Boom. Diba? At syempre sa bandang front, dahil sa may terrace tayo mga kabudget meal, ay pwede tayong mag-garden. Nakita nyo, nakataob yung halaman sa sobrang lakas ng hangin dito. Ayan o, nakakapag-garden ako dito kasi ang tutok ng araw dito ay morning sun. At ito yung parkingan mga kabudget meal. Meron pang parkingan itong apartment ito. Napaka-friendly na may-ari at napaka-bright ng kanyang idea. Hanga-hanga ako sa nagpagawa nito. Hanga rin ako sa may-ari nito. Kasi nga, naisip niya yung magkaroon ng pagkakakitaan dito sa ibabaw ng bahay niya. Di ba? At syempre, meron din tayong space para sa aircon para maging friendly sa mga mangungupahan. Ayan, isang bintana, pangalawang bintana. Di ba? Napakaraming bintana. Sa side, sa front ay may bintana. Talagang yung hangin labas-pasok, at hindi magre-reklamo yung may-ari na sasabihin ang baho naman ng loob ng bahay amoy kulog. Okay. Kasi nga napakaraming ventilation. At eto, pinagawa ko lang itong mga kabudget meal patungo ng kalat, at dito ako nagluluto-luto. Ayan, napakasarap magluto rito while nag-sa-sightseeing. Okay, makikita mo yung mga nature na yan. Okay, at doon naman ay sampayan. Bawal lang magsampay sa harapan kasi nakakapangit ng image ng bahay. At guys, ito yung loob ng apartment. As you can see, meron siyang small living area dito. At doon sa loob ay kwarto. Okay, meron lang siyang konting space sa kwarto. At ito po ay 20 square meter. At syempre may kitchen, may CR kompleto. Ilalagay ko na lang sa description dito po mismo sa ating vlog kung ano yung mga itsura ng paligid. So hindi ko na kayo ililibot, sasabihin ko lang sa inyo yung mga basic needs natin, yung magkaroon tayo ng living area, may kwarto, may comfort room, may kitchen, at yung ating lutuan ay nasa labas. Pasensya na at medyo makalat ng konti kasi nga piniprepare na namin yung aming gamit kasi nga alam nyo naman na tayo ay nagpapagawa ng bahay sa bandaron. Okay, kasi anytime po pwede na siyang matapos.
Kaya ngayon medyo binabalik na namin sa box yung mga electric fan, and then babalot-balot na rin kami ng mga gamit kasi nga kapag okay na yung bahay doon sa ating 60 square meter na modern house ay lilipat na tayo. For now, nangungupahan kami rito kasi nga malapit yung pinapagawa natin bahay. Tandaan nyo, kapag kayo ay magpapagawa ng bahay, hindi nyo po pwedeng iwan. Kasi nga syempre, baka mamaya madali kayo ng mga gumagawa. Kaya dapat maging sure, dahil sa hirap kumita ng pera ngayon mga kabudget meal, dapat sigurado yung pupuntahan ng pera natin. Lalo na tayo, nangangarap tayo na magkaroon ng bahay pare-parehas. O pare-pareho, di ba? Dapat malapit kayo. Kaya nga kung magpapagawa kayo at malayo yung inyong tinutuloy ang bahay, ay mangupahan kayo malapit doon hanggang sa magawa yung bahay nyo. Okay, para at least araw-araw ay nakikita nyo at nasusubaybayan nyo. Yun lang yung aking mga maipapahayag sa inyo. At huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin yung bell button para kayo ay always na updated. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Nagpapasalamat ako sa mga ating mga subscriber na patuloy na sumusuporta ng ating channel. Kaya kung meron kayong mga tanong, just comment down below. Sisikapin namin sagutin kasi masyado nang dumarami yung mga nagko-comments. Kaya hindi na namin mapansin. Hindi lang po dito sa video na to, sa lahat ng mga na-upload natin video. Ayun, napakarami ng mga nagko-comment. Hello po sa inyo. Shout out sa lahat ng nanonood sa amin. Okay, see you ulit guys sa next vlog.